Tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Nee, halika muna. Gusto ko nung ano, manggang ilaw. Bili mo naman ako. Halika lang. Salamat. Oh, salamat. Ay, gusto ko'y may bagong eh. Pwede ano, manggang hinog na lang. Salamat. Eto na. Nangangasim na sikmura. Pagkaing hinahanap-hanap ng panlasa. Ang mga gusto raw na nagbubuntis, tila utos ng isang reynang hindi pwedeng mabali. I wonder, ito bang paniniwala ni Juan sa pagkakita? In fairness, ang sarap ng bagoong, ha? Talaga, at last. Ko nga. Alam mo yung lihe? Ikaw saan ka ito pinaglihe? Artista daw. Hindi naman yung ganun, di ba? Ngari, parehong maitim yung mag-asawa, tapos biglang maputi yung anak. Eh, sa lihi nga. Iniisip, sa lihi. Ano yan, kumpare yan. Ganun. Sa lihi nga, lihi. Ay, ba? Nakikita mo yung mga pinapanganak na bata parang hindi normal. Pinaglihi sa alimang. Oh, pinaglihi sa palangka. Di ba parang, totoo ba na pag pinaglihi? Di sana kung totoo yun, di pinaglihi mo na yung lahat ng mga magaganda. Ng mga positive. Oo, lahat ng magaganda, di ba? Nako, alam mo. Wait, ikaw ba naniniwala dyan? Ewan ko, parang hindi ko, alam kung maniniwala ako. Naku, mabuti pa alamin natin yan pag totoo na may pinaglilihi. Tingin ko sa alamang ka pinaglilihi eh. Talaga. Yan o, mukha kayo alamang. Baho, parang hindi. Pinakamaselang yugto ng buhay namin mga babae ang pagbubuntis. Dahil hindi lang sarili namin ang dapat alagaan, kundi maging ang buhay ng sanggol sa aming sinapupunan. At kung gusto mo nga raw ng isang malusog at cute na baby, ang nakagawian sa bayan ni Juan, isang maingat na paglilihi. Dahil kadikit na ito ng ating bituka, tila samot saring paniniwala na rin sa paglilihi ang naimbento ni Juan. Sabi ng nanay ko, pag gusto mo daw ng matalinong baby, paglihi mo daw sa mani. Kapag buntis ka, kumain ka ng kambal na saging, naku, kambal din ang anak mo. Nang nagbubuntis ako, ayoko uminom ng kape kasi ayoko nang may team na anak. Sa kulturang Pinoy, kung ano raw ang kinakain, iyon din ang magiging hawig ng iyong isisilang. Kaya ang mga karaniwang napipili, mga pagkain na kakaganda raw ng anyo sa mga isisilang na bata. Tulad na lang ng nakilala naming Juan, produkto raw siya ng positibong paglilihi. Para kay Chari, pansin-pansin ang nakakasilaw niyang kaputian. At ang sikreto niya sa kanyang malapor sila ng kutis, ibinunyag sa amin mismo ng kanyang ina. Marami ko nagugustuhan pero pinakagusto ko yung buhok ko. Basta gusto ko miyat-miya ang kain. Bentahin nga raw na maituturing ni Chari ang kanyang maputing balat. Ang kulay ng laman at katas ng buko ang di umano'y pinagmula nito. Malaking tulong ito para sa kanya, lalo na't suki siya ng mga sagala, beauty contests at maging sa larangan ng pagmamodelo. Mas pansinin daw, mas madaling ternohan ng damit. Pagka kung ano yung suot ko, minsan ginagaya ng mga friends ko. At maging sa labas ng kanilang tahanan, nabuling daw siya ng tingin ng sino mang makakasalubong niya sa daan. Paliwanag ng sociologist sa si Clifford Zurita, ang pagkakaroon ng magandang itsura ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit sinusunod ni Juan ang tradisyong ito. Sabi nila, you are what you eat. So, yung ganung konsepto ay carry over doon sa paglilihi. Pero of course, tayo mga Pilipino, nilagyan natin ng konting localized na twist. Kaya sinasabi natin ganun, kung anong kinakain mo, yun ang magiging itsura ng anak mo.